Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang resulta ng isang online survey sa Davao City na kung saan pagkatapos nag-file ng Certificate of Candidacy si FPRRD, tinanong ang mga taga-Davao, sinong pipiliin nila? PRRD o yung Nograles? Dalawa ang posibleng makalaban ni PRRD, either si Congresswoman Migs Nograles or si Atty. Carlo Nograles. So, pakinggan natin kasi nilampaso ni PRRD ang mga Nograles. It's either of them, yung Congresswoman o yung Atty. Wala. Eat my dust. Pinakain ng alikabok ni PRRD ang mga Nograles. Pakinggan natin ito. Balik. Ang kanyang di umunay matunog na makakalaban ang Congresswoman at PBA Party List Representative na si Migs Nograles. Sa naging online survey ng sarili nating platform, tinanong natin ang taong bayan kung sino ba ang karapat-dapat mamuno sa makapangyarihang lungsod ng Davao. Walang kakabog-kabog na 97% ang pumili sa former president na si Rodrigo Duterte, habang 3% lang ang pumili sa congresswoman at di umunig aambisyong maging mayor na si Migs Nograles. Mukhang wala nga raw nagawa ang di umunay bumabahang ayuda noon ng mga representative na dumayo pa sa Davao kahit na ang mga nasalanta ng bagyo ay nasa Luzon at wala sa Mindanao. Kahit nga raw bilyong piso ang inubos, tila wala pa rin tantos ang pangalan ni Migs Nograles sa maraming Davaoenyo na pumabor sa kanya para maging mayor. Sa katunayan, ilan pa sa mga local citizen ng Davao ang nagsabing huwag raw masyadong ambisyosa ang PBA Party List Representative. May nagsabi bang mangarap na lang raw ito at isusot lamang raw sa Inodoro. O kung maaari, dapat raw lumayas na sa Davao ang mga Nograles. Ilan naman sa naging komento ng maraming netizen ay ang pumababor sa former president na pamunuan ang makapangyarihang lungsod ng Davao. Ilan sa kanila ang nagsabi na dapat raw talaga na mamuno ang may tunay malasakit. Kung pwede lamang raw, sana forever na ang mga Duterte. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita. Okay, so yun na. Umpisa pa lang yan, online survey, lumalabas na yung damdamin, sentimento ng mga residente ng Davao. Okay? Lumalabas na medyo mahina nga si Congresswoman Migs Nograles. Kaya ito, yung isa sa mga vlog ko is si Atty. Carlo Nograles. Mas experienceado ito. Kasi more than 20 years na siya serving the government. Naging cabinet secretary, naging spokesman ni PRRD noong previous administration. So may experience. So, biglang nag-resign sa bilang chairperson ng Civil Service Commission si Atty. Carlo Nograles. October 7 yung resignation niya at sinasabi niya doon na he intends to bring his experiences in the Civil Service Commission to his roots in Davao City. So, most likely, hindi na matutuloy si Congresswoman Migs Nograles natatakbong mayor sa Davao City kasi nga ay yung bigla ang pag-file ni PRRD bilang kandidato pagkamayor. Marami ang umaasa, isa na ako, na si PRRD ay tatakbong senador. Si Mayor Baste, siya pa rin sa Davao City. So, siguro kung si Mayor Baste ang tumakbong mayor, baka ituloy ni Congresswoman Migs Nograles yung pagtakbong mayor. Nabago yung equation.
To me, it's a very wise decision yung ginawa ni Pierre Ardinas, siya ang tatakbong mayor. Bakit? Kasi baluarte ng mga Duterte ang Davao. Eh kung si Mayor Baste ang tatakbo at tatapatan ng mga Nograles, may chances na baka matalo si Baste. Ay malaking sampal, malaking kahihiyan sa mga Duterte na for the first time ay matalo sila sa Davao City. So, ganito pala ang rule sa politics. Defend your bailiwick at all cost. Huwag mong pabayaan na maagaw ng kalaban ang iyong baluarte. Example, Ilocos Norte, o baluarte ng mga Marcos, eh hanggang ngayon, wala pang nakakaagaw. Wala pang political family pumalit sa mga Marcos sa Ilocos Norte. Ganon din sa Cavite, baluarte ng mga Rimulya. Saan pa? Sa Cebu, baluarte ng mga Garcia. Sa Mindanao, ano? Agusan del Sur, baluarte ng mga Plaza. So at all cost, itong mga political families na ito, they will defend their bailiwick. Oh. So ganyan din ang nakita kong wisdom ni PRRD na siya muna ng harap. Hindi sila pwedeng magkumpiyansa. Kasi ang Marcos camp gagawin ang lahat ng makakaya para ma-unseat ang mga Duterte sa Davao City, para maipakita na wala na silang asim, wala na silang saysay. So ito ngayon, PRRD versus Nograles. Kasi matagal na yan, since time, mula nung pumasok ang mga Duterte sa Davao, 1986, after EDSA Revolution, tuloy-tuloy na yan, nalabanan ng Nograles at Duterte, at niminsan, walang nanalong Nograles versus sa mga Duterte. Okay. Kaya, ito, nangyari, mga ayuda, di ba? Grabe, ang baha na sa Metro Manila, ayuda, bumabaha sa Davao. Anong purpose? Eh, para kunin ang suporta, simpatya ng mga taga-Davao. Kailan? I believe ang mga taga-Davao sa tagal ng panahon, ano? 1986 hanggang ngayon. Ano na yan? Alam na nila, meron lang nag-comment na, sorry, tinanggap namin ang ayuda dahil kailangan namin ng bigas o pera, but forever Duterte kami. Ganon yung mga comments na nabasa ko nung namigay ang administrasyon ng ayuda sa Davao. So, aabangan natin sa araw na ito. Meron at meron mag-file ng Certificate of Candidacy from the Nograles Camp. And to me, most likely, wala nang iba kundi itong si Attorney Carlo Nograles. Kaya may post si Crisette Laureta Chu. Sabi niya, walang utang na loob? Question mark. Pagkatapos pagkatiwalaan siya ni PRRD ng 6 years, na nakadikit palagi si Attorney Carlo Nograles kay PRRD. Lalo ng panahon ng pandemic, spokesman nga, and then later on, cabinet secretary. So after all these years na pinagsaman, tapos ngayon lalabanan niya na. So dito mo makikita sa politika, there are no permanent friends, no permanent enemies. As the situation changes, yun na, weather lang. So, good luck! At ano sa tingin nyo? Kaya bang talunin ng mga Nograles ang mga Duterte sa Davao? PRRD versus Carlo or versus Mix? Kaya ba nila? So, sana ang mga kababayan natin sa Davao, mag-isip kayo maigi. After all these years, nakita nyo na ang magandang pangyayari sa Davao. Okay. Balikan lang natin yung viral video ni Corina Sanchez. Pinupuri niya ang Davao City dahil sa underground cabling system. Wow. Ano pa? Yung
isa sa pinakamalinis, isa sa pinaka modern na public market nasa Agdao, Davao City. Ano pa? Yung pinaka best na urbanized cities within Mindanao and Visayas, Davao City ang nangunguna based from the assessment ng Department of Trade and Industry. Nangunguna sa economic development, nakukuna sa infrastructure development ang Davao City sa pumamuno ng mga Duterte. So, Tatak Duterte, sana magpatuloy yung brand of leadership and governance sa Davao City under the Dutertes.